If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. So guys, welcome! We are here now at Sigal. Ito na yung mga bata, nagmamano na po. At sa part of Filipino custom, nagmamano po yung mga bata dito, no? So ito guys, papasok tayo. I-account po yan kasi ano? I-account po yan kasi kasi nakabook tayo doon, may mga senior citizen kasi, so so eto yung ano, and sa entrance eto pa yung Sigal. Actually it's not my first time to be So anyway, they are very much particular of the heights that will be that would be considered as a children or a child. Ano? So, eto, hindi muna tayo papasok. Unahin natin yung mga bata na may facilitate nila yung mga bata. Talaga. So yun guys, we are now at the Sigal Beach Resort. Ito tayo ngayon. Pinapasilitate po nila yun. So, sana all. Pula lang ni Ay. Ayan. Okay, thank you, Nak. Yung ice cream ko, don't forget. Ay, durian pala. Ice cream with, ano, ice cream with durian. Thank you po. Okay, here we go, guys. Wala naman siyang inaasikasong client. So, ma'am, good morning. We are on Pinoy Rab YouTube channel sa segment na Good Morning Davao. It is an ambush interview. Sige po, papasok lang po kayo. Sige lang, ma'am. Just facilitate somebody. Bakit nagsialisan yung mga tao? Natakot sa mukha ko. Takot sa interview? Bakit naman? Magsulot ako, ha? Oh yes, this is a friendly interview lang naman. Okay. Magsulot na ko, ha? Sige, please. Kasi magtatrabaho pa ako. Okay, guys! Tatlo sila kanina. Isa na lang natira ngayon. Naman ko, sarang nagpunta. It's a joke. Huwag kayong mahiya, ma'am! Huwag kayong mahiya! Okay, magtatanong lang ako ng ano. Siyempre, magpupromote tayo ng beach. Although, sa Davao City, well known ang Sigal, but you know, hindi mo alam pagdating ng araw, magdadala kami ng mga clients dito, ng mga malalaking clients. Who will be somebody to, ano? Ang dali mo. Okay, ubo daw, ina. Just a little minute lang. Okay po, good morning, yung pangalan po natin? Gemma, sir. Gemma, si Ma'am Gemma. Hello, Ma'am Gemma. Good to meet you po. Susula na akong sticker. Mamaya, bibigyan ko kayo. Ano? Ma'am! Ano po ba ang ma-expect natin sa Davao Sigal White Sand? Ano lang po sa kami, sir? Sa White Sand Beach. Okay. Yung facilities namin is normal beach lang.
And then we go for day tour from 8 to 5. And okay. Every Friday, Saturday, and Sunday, we overnight po kami from 6 p.m. until 7 a.m. Wow. Kung pwede, kung gusto po nilang mag-communicate, meron po tayong website or Facebook account? Just contact our direct line po. It's 930-554-5893. Okay. Ma'am, pinakamura? Our lowest rate po is umbrella type. That's good for 4,700 per day type. Nakakahiya po mga kaibigan, yung in-interview ko, mas fluent pa sa akin mag-English. Yun nga ang tragic dito eh. Ako nag-i-interview, parang ako yata ang i-interviewin ito. Okay. May mga pavilions po, 1, 2, 3, 2, 8 na. Ito yung mga prices. Anyway, mga kaibigan, mga kababayan, hihingi po tayo ng ano mamaya, yung brochures nila, para maano natin yung mga packages. At automatically, ganun po sila kabilis mga kaibigan. Ganun po katindi yung response nila nandito. Packages. I-scan po natin to, i-attach natin mamaya sa ating video. Dami ko pang naka-schedule na video pero uunahin natin to kasi maganda ito. Gusto ito ng ano partner natin. Ma'am, ilan po mga ano dito staff or crew? We're ano po, 15. Ilang taon na po ba ang Beach Resort? Ay po, 30 or something po. Kasi binatilyo pa ako noon, Beach Resort dito eh. Okay. Sige po ma'am, only partial lang po yun kasi babalikan ko kayo mamaya para for more ano. Thank you very much. Name niyo po? Gemma po. Ma'am Gemma Gilbert Cacho. Gilbert Lopez Martinez Cacho. Guys, babalikan natin siya mamaya kasi ako rin hindi nakapag-prepare ng tanong. Ang daming magagandang question na pwedeng itanong dito na kailanganin ng ating mga kababayan abroad na pagdating sa Davao City, maganda pala ang Davao. And then, who knows, when Rob will come here in Davao City, kasi December babalik po siya dito. Tingnan natin kung kaya ako i-convince ni ma'am na dito kami matutulog. Ha? Magpa-convince good ba? Yung tinatawag na obligado talaga magpa-convince. Kasi we spent overnight and our partner really spend money for our convenience. Yung bang gusto niya, yung partners niya dito sa Philippines, ay ma-accommodate talaga. So, and I know he is a galante. Ayun na tawagin galante siya, pero he's a galante. Nag-hotel ng 20,000. Oh my God, sana binigay na lang, no? Pero sabi na, it's for your convenience, it's for your own good. So thank you very much, ma'am, and for the rest of you. Salamat. At very accommodating po sila, mga kaibigan. That's one factor of dito sa Davao Seagull White Sand. So, standby kayo kasi papasok na tayo, guys. Okay? Thank you very much po. Thank you very much. Alright, guys. Yan po ang buhay ng vlogger. So, eto, pasok tayo ngayon. I-off na natin to guys kasi para nakapun. Alright. Yan po. Ang gimbal po natin ay hindi po siya. Sana ba? So, Pavilion 4 po tayo. Meron po. Ayan. Okay. Tapos White Sand Beach Resort. Maganda po. Maganda ang area, meron silang stage. Kaya dito pa magpapalaro mamaya, mga kaibigan. Ha, meron tayong mga games mamaya. Meron ng mga foreigners pala na pumunta dito. Dito sila nag-agahan. Wow, ito po yun ang ano. So, ayan. Okay. Ayan po. At saka kumakain na po sila. Ayan, ito makain na po. Uy! Yeah! The most popular bayan. Appetizer. Appetizer. Momos. Ayan. Okay. So guys, sige, stand by. Ano si Ma'am Kristal? Wala kasi lang. Hala ko ito dahil. Bakit sabay ko din sa kanya.
Back to you guys. Once again, good morning. This is Gilbert Lopez Martihecacho. Welcome once again sa ating program ang Pinoy Rob YouTube channel sa segment na Good Morning Davao. As we can see, guys, marami masyadong naliligo. It's holiday. And of course, kung holiday, maraming mga taong naliligo sa dagat, pumupunta doon sa mga mountainous resort. At dito tayo ngayon, nandito tayo sa Sigal. As we can see at sa ating mga ano, meron tayong dagat. Napakaganda ng dagat guys, maliwala sa maraming bata po naliligo. At of course, syempre hindi maiiwasan, hindi talaga maiiwasan pagkain. The foods are very very much important. Now I am sharing you this because we Davaoenos are very particular sa mga beaches. We really tumatangkilik talaga kami sa mga resorts o mga beaches dito sa Davao City. Isa lang po yung Sigal po mga kaibigan sa beach resort dito sa Davao City. Well, from our subscribers abroad, if you wanted to visit us here in Davao City, Philippines, you can visit us and contact us. We are willing to of course accommodate you. Pwede niyo kami, pwede namin kayo sumahan kung saan niyo gustong pumunta at pwede rin naman kaming makihalubilo, makimingle sa inyo. As long as kasali po 'yan sa ating mission as a, you know, as a correspondent po ng Pinoy Rob YouTube channel. Anyway, dito tayo ngayon sa beach ng Sigal. Maganda po ang mga tanawin dito meron. Alright guys, wala tayong choice kasi ayaw tanggapin ng gimbal itong ano natin, camera natin. So as planned, ita-travel ko kayo guys dito sa mga places dito. Ito yung mga cottages. At saka yung mga pavilions pa rin dito. Marami pa dito. Ito pa mga welcome dito. Meron pa mga cottages dito. Pwede natin mapunta. So, wala tayong choice. Mabigat ang type. Pero, yet, ito po yan. Meron pa dito place. I was once here before kasi nakapag-celebrate na rin kami ng anniversary namin. So, ito po ang scenario dito. Ayan. Dagat. May nag-snorkeling and that's the tower of tower ng lifeguard. Ano makita na? Ano makita nila yung nasa at least ng so yung pagtoto kasi makikita ng mga bata dyan. Sila po ay naglalo. Pwede sa ating dinadaanan kanina kasi kung titignan nyo sa camera mga kaibigan, normal lang siya pero napakainit ngayon, napakainit mo dito kaya nilibot na natin ang resort. This is my time to tour around. Napakainit, iba yung init.
mga init ng panahon. Masarap magkampisaw sa tubig. Kita niyo yung mga bata dyan naglalaro. Mainit talaga, as in na mainit. Napakainit po ng panahon. Pinitiis ko lang po. So, isa tayo dito. Kasi may mga ano eh. May mga tatawag dito na tinatawag na kasi mayroong resto dito. That is, this is a resto. Ito yung pinagmamalikin ng resto dito. May live band yata sila dito every night. And you know, maganda yung view dito. So as we can see, far away from there, that is the coastal road na magta-traverse doon sa ano eh, mag-traverse sa, I think it's Talumo yata. Yeah, it's the Talumo River. Then, so kung pupunta ka din sa Talumo River, malayo. Siguro here, from here, mga 5 kilometers away, or 5 to 6, mga 7 kilometers. Look at the development here in Davao City. Kung titignan mo, anoon hindi ito pinapansin. But ngayon, I was surprised. Just this morning, when the driver drove us, sabi, pasok kayo dito sa Costa Road. Sabi ko, bakit dadaan ba ng Costa Road? Hindi ko alam na dadaan pala talaga ng Costa Road. Good for us, kasi we've been experiencing the other road too. Maganda experience. Kita nyo, malayo. Napakaliwanag po, masakit sa mata. Pero pilitin po natin maiparating sa inyo yung kagandahan po ng tanawin dito. Ayun mga kaibigan, maganda dito. Meron pa sila mga ibang ano, iikot ko kayo mamaya. Napakainit lang, pero sige mo. Para lang mapabot ko sa inyo yung ano, yung kagandahan ng tanawin po dito. Kasi, so itutur ko kayo, meron pa dito. So ito, may mga cottages pa rin. May mga ano. Maganda. Pabalik-balik tayo mga magandang bagay. Ito, ayan. Tsaka dun sa dulo. Pero as I know, dun sa dulo tawag nila dun ay sigal lid. Kasi sa gilid ko ng sigal. But of course, eto guys. Ito pa. Yan, meron din naliligo siya. Yun, maganda. Makikita mo rin dito na side. Ayun na. Maganda masyado dito, guys. I am proud to recommend if mapagawi kayo sa Davao City, kung hindi naman kayo taga Davao City, try to visit Sigal. White Sand Resort ito. Sigal White Sand. No, maganda, ano, maganda ang may mga as far as I know, may mga ano dyan eh. Doon sa malayo, may mga fish cages. No? Sa mga poklo, ang mga ano dito, fisher fox dito. May mga fish cages po yan sila. Na ano, may mga fish cages po. At, yan. Yan, nakikita niyo yung may makikita kayong dome po doon sa malayo. Yan po, Digos na yan. Ganyan po ang kahabaan niya. From Turil, Sirawan, ano pa yung sunod, hanggang sa Digos City, Santa Maria. Kita niyo dyan sa malayo, parang malaking dome. Ayan po yan siya. So, dito. Tsaka, maganda ang place. Kasi magkakaroon ka talaga ng privacy. At kung gusto mo ikatahimikan ng lugar, talaga pwede mo siyang pagmamalaki mo talaga siya. It is conducive place for reminiscing, enjoying the nature. Dito kasi sa city, guys, eto ang hideaway natin, no? Kung gusto talaga natin mag-ano, kung gusto talaga natin. Okay. Then, makikita nyo, Coastal Road. Yan, Coastal Road yan. Malayo masyado. Napakaganda po. Yan po ang nagawa na ng ating pamahalaan na in-improve talaga. Kung titignan mo, ayan. So, ayan po. Okay. Marami magaganda. At one more thing, sa mga lugar na katulad po nito ay
Yan, there it is. See? Ito yung coastal road, guys, no? Traversing, ano, pinapataas talaga kasi dadaan yan sa Talulo River yata eh. So, tayo na kung gaano pa. Pinaggagastusan po yan ng gobyerno. At saka very strict po ang government sa mga implementations dyan, sa mga rules nila, sa mga guidelines. Minsan pang napasok yan ng mga badyo at saka talagang nagbandalism sila doon. Talagang pinuna talaga, pinatawag yung chieftain ng tribe. Talagang nireprimand, pinagalitan talaga. They promised na not to do it again. Ganun po ka-strict ang ano. Ganun po ka-strict. May ngipin talaga ang batas dito sa Davao City. Ganun po. Kasi na-controversial yan noon eh. May mag-asawa yata na ano, nagtapon ng basura, ganito. Ginagawa yun sa... Kasi yung bahay niya nasa tabi lang. Doon sa Tawiran, doon. Nagtapon sila ng basura. Talagang nagbabandalism yata doon. So, yun ang mga nangyari. Kaya guys, ito, magandang ano. Kung gusto mo makakita ng ganito kamaaliwalas na lugar dito po sa Sigan, no? White Sand Garden. So, ganyan po. Huwag po kayong magdadalawang isip. Pero it is recommended. Yung mga nakikita po natin mga cottages, parang mga nasa mga bangka o mga basa. Mga ano po yan, mga fishnets po yan. Pinatawag namin na ano, parang nakakulong na mga isda. Kinukulong siya ng mga isda. Cultured na mga, cultured ng mga fish. Although, nasa dagat siya, but they are cultured. Mga pinapakain talaga yan ng ano, may mga fish talaga. Alright guys, so, ganun po siya, no? Ganun po. Ayan, and there you go. Balik natin sa normal, no? Ang ganda ang lugar. Ayan po. See? So, I highly recommend this place. Ayan! Yan na siguro ang tinatawag nila na Seagull Lead. I don't know if it is still included in the beach resort. But my friends na kasi. So, huwag na natin puntahan. Hindi na tayo makakapasok kasi nakano. Ang tinatawag nila na Seagull Lead. May mga cottages dito. Hindi ko lang alam kung magkano. Pero... The staff already gave us the tariff, yung list po ng ano nila. Yung list po ng mga prices po ng mga pavilion houses, mga cottages, mga corkages, charges po nila. Yeah. So, if you are planning to visit Davao City, drop by at the Seagull White Sand, no? Beach Resort. Napakagandang lugar, napaka-friendly na lugar. Hindi ka talaga hindi mo talaga pagsisisihan when you got here. I highly recommend this resort. At saka, napaka ganda talaga ng lugar. Very, very good place. Kaya mga cottages dito. Anyway, kung tinanggihan man tayo ng gimbal natin kanina, may tripod pa naman. Pero mabigat talaga. Mabigat yung tripod. Napakabigat ng tripod po natin. So, ganyan po. Balikan natin yung doon sa mga dagat. Kasi may ano. May maraming mga naglalaro. Yan po mga features dito. Pwede kayong maglaro. Kasi maganda. May ano, may lugar talaga pwede kang maglaro. Pupunta tayo ng ano. Dito tayo. Jerry Lynn! May ano ka pa? Maliliit na sticker? Yung maliit na sticker, wala na? Giselle daw baka meron. Hindi. Ayan. Giselle, napakagamay nga sticker. Marvin, napakagamay nga sticker. Gamay nga sticker. Napalit ka? Wala mo yun. Ubus na, last na yun. Binigay ko. Ang 500 na siya. Wala na? Ang 500 kayo. Ito lang. Kapit lang. Oh, wag na yun. Kunin mo na. So yan mga kaibigan, yan po ang kaganapan dito, no? Tapos the activity, tapos na, naglaro.
Eto na, naghahanap na sila ng ano? Premium. Naghahanap na sila ng pambarya. Kasi kailangan lang baryahan yung ano. Hello, Kuya Nix. Napa, wala na? Wala mang gusto na kasi gano'n magsuservice mang doon. Wala mo. Wala man din sila. Wala man din sila stickers. Wala man din. Maganda po ang siga. Masaya po mga bata na naglalaro.
Once again, so ano pang hinihintay natin? As we can see, okay, single white sand beach. Alright, if you wanted to enjoy the ambiance inside, please do. Bibigyan ko kayo ng link sa baba, paano sila makikita sa Facebook, at paano nyo ma-avail yung mga nasa loob. At syempre, kung gusto nyo ma-enjoy talaga ang pag-visit nyo sa Davao City, please do. Nandito tayo ngayon sa segment ng Pinoy Love YouTube channel na Good Morning Davao. This is Gilbert Lopez Martihe Cacho. Good Morning Davao. See you next episode. Thank you. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.